Naku, eto na naman po ako at magpapasarap sa inyong mga kusina. Naku, welcome po sa ating Chen's Cooking and Vlog. Naku, mga Mars, samahan niyo naman ako magluto ng pininyahang manok. Naku, tiyak ko magugustuhan ito ng inyong mga kids. Kaya, ano pang hinihintay niyo? Tara na at samahan niyo na ako magluto at eto na po ang ating mga Ricardo. Ito nga pala ang ating Ricardo para sa ating pininyahang manok. Siyempre gagamit tayo dyan ng garlic. Gagamit din tayo dyan ng onion. Or kahit anong onion pwede kayong gumamit. Siyempre gagamit din tayo dyan ng tomato o kamatis. Gagamit din tayo dyan ng carrot. At syempre gagamit din tayo dyan ng red bell pepper. Kung meron kayong green bell pepper, pwede nyong ihalo dyan. Mas mainam, gaganda ang kulay lalo. Gagamit din tayo dyan ng patis o ng fish sauce. Gagamit din po tayo dyan ng evaporated milk. Siyempre, maglalagay din tayo dyan ng pepper to taste. Siyempre, gagamit din tayo dyan ng pineapple chunks. Yung kanyang sabaw ay ihahalo natin sa ating manok. At siyempre, hindi mawala ang ating chicken. Inilagay ko na ang sabaw nitong ating pineapple chunks dito sa ating chicken. Imamarinate natin to ng 30 minutes. Pero huwag mong ilalahat ang sabaw nitong pineapple chunks. So, marinate muna natin yan ng 30 minutes. Gagamit din po tayo dyan ng North Chicken Cube at ng tubig. So, mag-start na tayo magluto ng pininyahang manok. So, naglagay na ako ng cooking oil. Ayan, medyo mainit-init na siya. So, ilagay muna ang garlic. Painitin mo muna ang iyong kawali bago mo ilagay ang ating garlic. So, after ng garlic, isunod muna ang onion o ang sibuyas. So, after na maluto ng bahagya ang ating onion, isunod muna ang tomato o ang kamatis. Igisa mo lang ng igisa in just 3 minutes. So, lagyan natin siya ng salt. Pinch of salt lang. Okay na yon. Kasi gagamit din tayo dyan mamaya ng fish sauce o patis. So, after natin mag-isa, ilagay mo na ang iyong chicken na minarinate mo. Huwag mo munang ilalagay yung sabaw dun sa chicken mo. Mamaya mo ilagay. Pa-fried mo muna ng bagya ang iyong chicken.
So, after mo mailagay yung chicken, hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna maluto o mag-light brown ng bagya ang kanyang ilalim. In just 3 minutes, tsaka mo baliktarin. So, after 3 minutes, baliktarin mo na siya para maluto naman yung kanyang kabilang side. After mong mahalo, ilagay mo na ang pepper. Ilagay mo na din ng ating patis o ang fish sauce na nagpapasarap sa ating pininyaang manok. After mo mailagay ang patis, simmer mo muna siya mga 5 minutes para lumabas yung katas na manok o yung kanyang oil. So, after 3 minutes, halu-haluin mo. So, ilagay mo na ang water. After mo mailagay ang water, ilagay mo na ang 1/4 chicken. Simmer mo siya ng 20 to 30 minutes. Kung mapapansin mo, nauna ang ating water kaysa dun sa sabaw ng ating marinate. So, okay lang yon. Kung ano man ang mauna, kung water o yung sabaw nung sa minarinate mo. So, ilalagay ko na yung pinagmarinate nitong ating chicken kanina. Etong sabaw niya ay mag-evaporate pa yan. Maya-maya ilalagay natin ang ating ebap. So, tatakpan ko muna ito. So, after 20 to 30 minutes, halu-haluin mo muna. So, ilagay na natin ang ating carrot.
pwede mo na din ilagay ang ating pineapple chunks. So, ilagay mo na ang ating pineapple chunks ng dahan-dahan. Mas gusto ko yung ganito, yung chunks, medyo malaki. At magandang tignan. Kung mapapansin nyo, naging kulay orange tong ating sabaw ng pininyahang manok. Yun ay dahil yun sa ating kamatis o tomato. Dahil yun sa ating kamatis na nilagay. So, isi-simmer muna natin siya ng 10 minutes. Tatakpan ko muna ito. So, after ng 10 minutes, ilagay muna ang ating evaporated milk. So, hindi ko na siya tatakpan. So, hayaan ko lang siyang kumulo at mag-evaporate ng konti ang ating sabaw. So, after ng ilang minuto, ilagay mo na ang iyong bell pepper, red bell pepper. Kung meron kang green red pepper, isama mo na din. So, ayan, napakaganda ng kulay. Pero sisimmer muna natin siya ng 5 minutes. Huwag mo nang takpan. Dahil ang gusto nating mangyari ay mabawasan pa ng bahagya ang kanyang sabaw. Nang gumanda ang kanyang texture. So, hayaan muna natin siya ng 5 minutes. So, ayan. After 55 minutes, lutong-luto na ang ating pininyahang manok. So, ang panghinihintay mo? Kumain ka na!